namin pusahan sa ospital, yung malapit ko dito, habang nagdadrive na ako, dinala po namin dito sa malapit na ospital para bigyan po muna ng doon na si Mahal. Para pag naging okay-okay po yung kalagay niya, saka po na itatransfer sa private hospital. Hindi nalang na po namin sa hospital, iniwan ko, nadala na po namin sa hospital, sabi ko nga po sa doktor. Pagaling na po si naghahabol po ng hinga. That time po kasi si manager na po yung naiwan muna. Kasi nga po may pinabili sa akin si yung mga doktor para gamitin kay Mahal. So nagbiyahe po ako, nag-drive po ako papunta ng mga drugstore sa Mercury kung saan-saan po. Inabot na rin po ako sa Santo Tomas. Sa Marbara, inikot po. After mga 2 hours, saka lang po ako nakabala. Pagdating ko po, medyo okay-okay naman po si Mahal. Sabi, nasusurvive naman po. Mga ilang oras lang din po. Ilang oras lang din po. Nagsabi nga po yung doktor na 50-50 na nga po si Mahal. At that time po kasi, lutang na ako, hindi ko na po alam kung ano yung mga mangyayari na ayoko po mag-isip ng negative eh. So, hindi ko po muna pinakinggan yung sinasabi ng doktor. Basta sabi ko, sana makasurvive si Mahal, sana maging okay si Mahal. So, ang kinausap mo po ng doktor, si manager nga po, then mga kita nga po sa kanya is yung severe acute respiratory distress syndrome. Tapos mga ilang oras po, ayun, dineclare na po na